Good morning mga ka-farmers. Pasyalan naman po natin dito sa farm site ang ginagawang activity para sa ano natin sa tataniman ng fourth batch na eggplant. Sa ngayon ito na makina na ito. So ang ginagawa ng ating mga kasama dito ay nagpi-prepare ng plot or tinatawag na land preparation. So hanggang doon po sa dulo, sa may poste, tataniman po yan ng eggplant na kung saan nakapunla na po siya. So kailangan habulin yung paggawa ng plot. So kung makikita nyo po dito, ayan po maraming damo sa gitna ng plot. Sanhi po yan ng sunod-sunod na ulan. So, nandito tayo sa lower part ng taniman. Medyo elevated po siyang ganyan, pero puro madamo. So, ito, kung makikita natin, mayroon na siyang plot, pero wala pang plastic mulch. Ito, iba naman ng style po nito, dahil ang itatanim dito ay eggplant. So, ang plot niya po ay pantay. I mean, talagang gumawa tayo ng parang garden or plot, hindi tulad doon sa Milon. Isang side lang yung pinakanal sa may kanal lang, pinapala. Ito, yung plot niya may korte. Ito po yung finish na sa part na to. So, makikita niyo siya may kanal tapos yung naka-curve na po ang ibabaw niya. So, yan po ang para sa talong or sili na paglaland prep. So, yan po. Kasi ito po, kaya ganito ang itsura niyan. So, kung makikita niyo diyan doon, halos aayusin pa nila yan sa finishing side. So, lalagyan din nila yan ng plastic mulch. Tapos kung matatandaan nyo doon sa mga iba kong video, mayroon siyang butas na magkatapat at magkasigsag sa eggplant. So, iba-iba po ang sistema. So, ito pong ginagawa nila dito. More or less, baka makapagtanim sila dito ng mga 500 to 1,000 plants din na eggplant. Nandun po si Jumel, meet our masipag na youth farmer. Isa po itong kagraduate lang ng grade 12. So magkakalis na po yan sa susunod na pasukan. So for the meantime po na wala silang pasok at bakasyon, dito po muna siya sa farm para po mag-practice, matuto, at siyempre kumita. Ayan po, shout out tayo sa East West kasi may libreng sweatshirt. Ano po, Jumel? East West yan, ano? Pero bakit mais ang tatanim natin, talong? Shout out to Sir Arman, baka may sweatshirt ka dyan na eggplant, hindi mais. So, dalawa po silang naglaland prep manual using yung pala. So, ito po si Winnie. Winnie, ito po galing kang Manila, no? Ah, okay. Dito rin din pala siya sa Bicol na lumipat na po dito sa lugar namin. Hindi pa po ito nalalayong kamag-anak namin. So, kaysa po nakatambay siya dun sa bayan. At alam mo naman sa bayan polluted, maraming toxic dyan. So dito siya ngayon, mas gusto niya dito sa farm, sariwang hangin, sariwang pagkain, at hindi na po mag commute or mag may transport kung mamamasukan ka sa ibang trabaho. Although dito po kailangan medyo masipag ka lang mag-aral para po
maging maganda ang ating ginagawa or mas produktibo. So ito po mga ka-farmers, mga ilang araw yan Jumel na matatapos ang ating paggagawa ng land prep hanggang doon sa inassign sa inyo ng ating technical personnel. 1 week po. 1 week. So nakailang araw na kayo ngayon? Tatlo pa lang. So you have still 4 days or 3 days para tapusin. Okay, that's good. So tapos dapat kayo na rin ang maglalagay ng plastic mats. Okay, so abangan ko ang iyong gagawin kumpara doon sa ginawa ng dalawang expert. Again, ito po mga ka-farmers, sila po ay trainee or nagpa-practice sila para matuto sa ating agrikultura. Ito pong mga youth farmers natin, ito po ang pag-asa or mga second generation na kung saan po malaki ang maiambag sa ating ekonomiya, lalo na sa pag-produce ng pagkain. So, pasalamatan po natin si Jumel. Jumel, pwede ka ba magkausap saglit? Ano po ang naisip nyo para mag-aral ng ating pagpa-farming? Ano po ang maidudulot nitong ambag sa inyo bilang isang youth? Pwede ba makahingi ng kaunting information para ma-share natin sa ating mga manunood? So again, ang pagpa-farming po kailangan tiyaga. So Jumel, ito po si Jumel, magka-college na po ito next year. So ano po ang masasabi nyo para ma-encourage natin ang ating mga youth sa ating mga ginagawa sa farm? Jumel? So nahihiya daw po siya. So kung tutuusin po, ang mga youth dapat, alam mo na siguro, nahihiya. Pero sa susunod na kuha ko, hindi na ito mahihiya. Kasi pilitin ko itong magpaliwanag magsalita para makuha ko yung interest sa ating mga pagtatanim. Mayaan mo, kulang lang ito sa practice si Jumel. So masyado kasi siyang nahiyain sa what you call this, sa ganyan. So imumulde natin ito, kasama yan sa pagtitraining natin. So yan po mga ka-farmers. Again, may advantage. Oh, Winnie, ikaw na lang. Kasi nahiya si Jumel. Oh, Winnie, ito po si Winnie. Bago pong join sa farming division. So, ano po Winnie ang masasabi mo? May ambag mong konting encouragement dito sa ating mga manonood. Winnie, sa Nul TV ka po ngayon. So, ano po ang masirpa? Bakit mas ginusto nyong mag-farm kaysa doon sa magtambay or magbiyahe? Winnie? Para makakuha ng pagkain sa pamilya. Okay. So, napakaganda ng kanyang adhikain para makapag-produce or makasupport ng pagkain, kabuhayan sa pamilya. Again, ang ginagawa niya, hindi lang sa pamilya niya, para sa ating mga kababayang Pilipino. Or kahit foreigner ka man dyan, basta nandito ka sa Pilipinas at kaya kang abutin ang aming produkto. Yan po. Maraming salamat, Winnie. So, ipagpatuloy lang po natin yan, Jumel. Keep up the good works and practices. Adapt natin kung ano mayroon dito sa farm at ano pa ang pwede natin improve para po makatulong tayo sa iba. Yun ang pinaka main goal. Tulungan natin ang mga kababayan natin na umangat sa pamamaraan ng agrikultura. Maraming salamat po mga ka-farmers. Again, ito po si Nul Cambi sa Nul TV sa Cambi Integrated Farm. Maraming salamat sa panonood.
At sana po marami kaming naidulot at naitulong, at para magkaroon po kayo ng idea, matutunan ang mga simpleng pamamaraan namin sa pagtatanim. Happy farming po. God bless.